ang pinagmulan ng mga unang pangkat ng mga Pilipino sa Pilipinas. Teorya ng wave migration. Bago pa ang pagkakaroon ng mga bagong teorya sa pinagmulan ng lahing Filipino, matagal na panahon ding tinanggap ang teorya ng wave migration ni Henry Otley Bayer. Ayon sa teorya ng wave migration, dumating sa Pilipinas ang pangkat ng mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng Asia. Negrito. Sumapit ang mga Negrito sa kapuluan may 25,000 hanggang 30,000 taon na ang nakalipas. Sila ay pinaniniwala ang buhat sa kalagitnaang Asia nang bumabaw ang dagat at nakalakad sa lupang lumitaw mula Vietnam, Indonesia, at Malaysia. Nakilala ang mga Negrito sa iba't ibang katawagan tulad ng ita, aeta, baluga, at iba pa. Bahagya lamang ang saplot ng kanilang katawan, walang tiyak na tirahan, walang malinaw na tahanan. Ang mga Negrito ay pandak, maitim, bilugan ang ulo, at malapad ang ilong. Umaasa lamang sila ng ikakabuhay sa kalikasan, at ang kanilang pagkain ay di na halos niluluto at kinakain ng hilaw. Ang mga Negrito ay nagpaparingas ng apoy sa pamamagitan ng panahan. Ang kanilang sandata ay busog at palaso. Indons. Ang sumunod na pangkat na sumapit sa kapuluan ay ang mga Indons. Sila'y buhat sa timog silangang Asia at sakay ng mga bangkang magaspang ang kayarian. Ang panahon ng kanilang pagdating ay tinawag na New Stone Age at sila'y binubuo ng dalawang pangkat. Ang una ay dumating mga 5,000 hanggang 6,000 na ang taong nakaraan at ang ikalawa ay mga 3,500 hanggang 4,000 taon naman. Ang unang dumating ay matangkad kaysa pangalawa. Sila'y may karaniwang taas na mula 5 talampakan at 4 na pulgada hanggang 6 na talampakan at 2 pulgada. Balingkinitan ang katawan, maputi ang balat, matulis ang hugis ng mukha, manipis ang labi, matangos ang ilong, malapad ang noo, at malalim ang mga mata. Ang ikalawang pangkat naman ay maitim na balat at makapal din ang mga labi, malaki ang ilong, mga mata, at pangangatawan. Ang mga Indons ay higit na maunlad ang pamumuhay kaysa sa mga Negrito. Bukod sa pangagaso at pangigisda, sila'y marunong magsaka at magtanim ng mga halaman tulad ng palay, gabi, at iba pa. Niluluto nila ang kanilang pagkain sa mga paso. Malimit ding iniihaw nila ang anumang kanilang kinakain. Ang panakip ng mga Indones sa kanilang katawan ay mga balat ng hayop at balat ng punong kahoy. Ang balat ng kahoy ay kanilang hinahampas hanggang sa lumambot upang maginhawang maibalot sa katawan. Ang kanilang kasangkapan ay yari sa bato at tulad sa kasalukuyang asarol at pay. Mahusay sila sa paggamit ng sumpit. Gumagamit din sila ng busog na palaso, sibat, at kalasag. Sila ay nagmistulang magtunaw ng tanso dito at nagsimula ring gumamit ng pandayan. Malay. Ang mga Malay ay mga pangkat ng mga tao ang sumapit sa Pilipinas sa pagitan ng mga taong 300 at 200 BC. Sila'y lulan ng may kalakihan na ring mga bangka na yari sa mga inukit na punong kahoy. Ang pangkat na ito ay binubuo ng mga Malay sa nagbuhat sa kanlurang Pampangan ng Palawan at Mindoro. Ang ilan sa kanila ay sa Celebes Strait nagdaan patungong Mindanao at Visayas. Marunong ding mag-alaga ng hayop ang mga Malay. Sila ang naunang gumamit ng kabayo, kalabaw, at aso bilang mga hayop na katulong sa paggawa. Ang isang pang-uri ng Malay ay sumapit sa kapuluan sa pagitan ng mga 117 siglo. Ito'y ang pangkat na marunong gumamit ng alfabeto. Sinundan sila ng isa pang pangkat, ito'y ang mga Muslim Malay. Ang kanilang mga inapo ay matatagpo ang namumuhay ngayon sa Mindanao at Sulu. Maraming salamat!